Ano bang meron ka? Mas marami ka bang certificate sa akin? Maganda ba ang katawan mo? May abs ka ba? What's up guys? It's me again, Junji Extreme. I was not really planning to make video about... Hi guys, Coach Nico here. Ang medyo machong coach nyo. Quick video lang tayo today. No, may gusto lang akong pag-usapan, no? Kasi yung dalawang idol ko sa YouTube, yeah, nagkaroon sila ng misunderstanding. Si Coach Alexis Tolentino and si Coach Junji Extreme. Dito sa video na to, no, i-explain ko, yeah, na misunderstanding lang talaga itong nangyaring to. And gusto kong explain yung magkabilang side. Kasi parang may theory ako. Theory ba yung tawag? Yeah. Parang meron akong hypothesis. Hypothesis ba yung tawag? Kung bakit nangyari yung ganito. Kung bakit sa tingin ko na yung word na cleansing is, yeah, na misinterpret. Okay. So panoorin nyo hanggang dulo kasi explain kung bakit yun yung sa tingin ko. Okay? Hey, I never give it up. Said, I never give up. Disclaimer lang guys, no, bago ako mag-start, hindi po ako doktor, hindi po ako nephrologist. Pero nurse po ako na merong years of experience sa hospital setting and sa rural health setting, sa RHU. And nagkaroon din po ng sakit yung tatay ko sa kidneys. Oh no! Na kidney transplant po siya. Okay na siya today, don't worry. Malakas na siya. Tatakbo nga po siya ng konsehal nitong darating na eleksyon, no? Wow! Pero hindi natin pag-uusapan yung dito. And ako rin po, na-experience ko rin na tumaas ang aking creatinine. So masasabi kong medyo may kaalaman na ako dito sa topic na to. Kaya masasabi kong pwedeng nagkaroon lang ng misunderstanding. Malaki yung chance na nagkaroon lang ng misunderstanding. First of all, ano po ba yung creatinine? Okay, magkaiba po yan sa creatine na usually alam natin na lagi kong ginagawa ng review, lagi kong nire-recommend sa inyo na i-take, no? Magkaiba po yung creatine sa creatinine kasi yung creatinine po, byproduct po ito ng muscle natin sa mga regular niyang trabaho, no? Pag nagko-contract yung muscle, yung wear and tear ng muscle, no? Pag nagagamit natin yung muscle, waste product, byproduct po ito ng muscle. Natural lang pong nagkakaroon tayo nito, pero with the healthy kidneys, no? Kaya po nating i-flush out, ilabas yon through our urine dahil yung kidneys natin, pinifilter ito using the glomerulus na filtering system ng kidneys natin. naging scientific. Sorry. Don't worry, padadaliin ko ito. Sorry, no, medyo nagiging scientific masyado. And tumaas din po yung creatinine ko. Tama po kayo. After yun, medyo ng lockdown namin dito sa province. Basta sobrang stressful months yun. Kulang ang tulog ko. Pakinggan niyo yan, ha. Kulang ang tulog ko. Pangit yung diet ko. Maraming days akong nag-skip ng workout. Wala akong gana. Nakaka-depress, no? So, yun. Pwedeng yun yung naging reason bakit medyo nag-overboard yung creatine level ko. Parang ang dami ng reason dun pa lang. Lifestyle. Ang nangyari kasi, ang sinabi ni Coach Tolentino, ni Coach Alexis, na almost dalawa lang ang reason kung bakit tumataas yung creatinine. Dalawang tao lang ang pwede magkaroon ng problema sa kanilang creatinine level or sa kanilang kidney. Yung unhealthy na tao na hindi nagwo-workout, unhealthy ka, magkakaroon ka ng problema. At yung isang tao na nag-i-steroid ka, kahit napaka-healthy mo pa, kung nag-i-steroid ka, tatamaan ng iyong kidney, which is, katulad na sinabi ko. Obviously, si Coach Junji, wala siyang pangit na lifestyle. Siyempre. So, kung hindi bad lifestyle, siyempre, malamang gumagamit. Kaya, yun yung parang naging conclusion ni Sir Alexis, ni Coach Alexis. Pero actually, hindi kasi natin talaga alam yung nangyari. Okay, katulad ko, may mga stress, may mga ganitong ano. So, pwedeng maraming reasons kung bakit tumaas yung creatinine ni Junji na hindi naman ibig sabihin na naggumagamit siya ng juice, steroids, ganyan, no? Kasi ang dami talaga, guys, eh, no? Pwedeng gumagamit siya ng anti-inflammatory drugs, no, pang pain relievers, no, NSAIDs. Mataas yung BP niya, so nakakadagdag din yun. Hindi natin alam, may mga batang matataas din yung blood pressure.
lalo na kung nag-smoke ka, hindi naman natin alam kay Junji kung nag-smoke siya. Mukhang, pero mukhang hindi naman, no? So, tanggalin na natin yan, and yung blood pressure mukhang hindi naman, pero nakaka isang reason din po yan, no? Sinasabi ko lang para may mga more info kayo. Diabetes, isa pang reason, no? Isa pang pwedeng reason, pwede rin genetically, eh. May factor na may chance pinanganak ka na medyo mahina yung kidneys mo. May mga ganun, guys. Iba-iba tayo ginawa ng Diyos. Kaya ako nga sinasabi yung reason na kaya ayaw kong mag-take ng steroids, takot ako, kasi pwedeng sa inyo, walang effect sa iyo, walang effect sa iyo, walang effect. Pero sa akin, dahil iba ako ginawa ni God, o iba-iba tayo, pwedeng baka sa akin magkaroon ng effect. Ayaw ko ng risk, ng konting risk. So, pwedeng si Junji, medyo mahina na yung kidneys niya genetically. So, pinanganak siya ng ganun. Katulad ko, guys, mahina yung kidneys ko dahil meron akong history. Yung dad ko, nagkaroon ng renal failure or kidney failure. So, automatically ako, pwedeng malaki yung chance na mahina na kagad yung kidneys ko. Kasi nga yung tatay ko nagkaganun. Pero sa kanya, dahil yun sa, ang reason nung sa dad ko is, so, wow, dad, yaman. Yayamanin. Sa airpad ko, sa tatay ko, ang reason is masyado nang matagal na mataas yung BP niya. And meron din na mga instances, no, na about din to sa genes o pinanganak ka meron ito. Merong tinatawag na good posture syndrome, okay, na pinanganak ka na gumagawa yung katawan mo ng antibodies para patayin or kainin yung kidneys mo. And kasama na rin yung lungs. Autoimmune disease to, guys, very rare naman to. Pero may chance, pwede pa rin, nangyayari. Okay, sabi ko nga yung genes natin, no, pasaway to, eh. Okay, genes natin minsan, minamalas tayo sa genes natin, okay? So buong hindi naman to yung meron si Junji, no, hindi naman sinabi ng doktor yon. Okay? Pero itong dalawang to, na susunod na sasabihin ko, maaaring ito, most probably, yung reason kung bakit tumaas yung creatinine level ni Coach Junji Extreme, no? First is intense yung workout niya every day. Imagine, guys, I'm working out like 7 times per week. Then mababa yung carbs natin and sobrang taas ng protein natin. Yun nga, sumobra. Guys, alam niyo ba yung rhabdo o rhabdomyolysis? Pwede nyo iba sa inyo naka-experience na nito, no? May client ako na experience na nito, no? Sobrang intense nung first day na workout niya. Medyo namaganga yung muscle niya. Nagkaroon pa siya ng konting pasa, no? And nung nag-wiwi siya, nag-urinate siya, parang Coca-Cola yung color, medyo dark talaga, no? And na-diagnose nga siya ng rhabdo. Pero dahil yun sa very intense na workout, no? Masyadong na-broken down. Na-broken. No, napakaraming waste products na lumabas, eh. Nang isahan lang, na hindi kayang i-filter talaga bigla-biglaan ng kahit healthy pa ang iyong kidneys, no? Halos parang malaso niyan yung kidneys mo, eh. So, guys, ingat kayo sa sobrang intense na workout, ha? And lalo na yung bigla ang sobrang intense. So, pwede mangyari yun. Magkaroon kayo ng rhabdo. Pero same, almost malilink mo, guys, no? Pag nag-exercise ng Junji Extreme pa naman siya. Nag-exercise ka ng extreme, ng intense, no? Minsan talaga pwedeng tumaas yung creatinine level mo. Tapos, plus, yun nga, yung high protein diet niya, lalo na kung maraming meat, niluluto natin yan, no? Lalo na yung red meat, maraming creatine yan. Tama ba? Ang red meat, sinabi ko dati, maraming creatine. Tama ako. Tama ba sabi? Maraming creatine yun. Tapos, niluluto nyo with heat. Minsan na de-denature, may chance na ma-denature yung creatine dun sa red meat mo na mako-convert into creatinine, tapos kakainin mo. So yun yung reason kung bakit hindi ko masyadong ini-encourage yung pag-inom ng creatine sa mainit na sa boiling water. Okay? Siguro sa warm okay pa kung gusto niyo talagang warm, pero sa boiling point, sa very high temperature, so wag niyo nang i-risk na maging creatinine yung creatine, kasi ito nga, may mga ganitong pag-aaral talaga. So, pwedeng yun yung nangyari. Sinasabi ni Junji na marami siya kumain ng meat, no? Puro nga rin chicken breast, so... Tapos yung kinakain ko is halos 300 grams of protein per day. Sabi ng doktor, sino ba namang hindi tataas yung creatinine levels na yan?
yun, talagang tataas yung creatinine nyo. Kaso lang gumawa siya ng video no na sinabi niya na nagki-cleansing siya. Doon na nagkaroon ng misunderstanding doon sa word na cleansing. Pina-cleansing kasi siya ng doktor. Yun ginamit ng term ng doktor eh. Sabi ng doktor, mag-cleansing ka muna, no supplements, more on fruits, and more on vegetables. Sabi niya, sobrang taas doon ng protein intake ko. Pero guys, yung cleansing, no, wala lamang may mali dito. Walang may mali na side, no? Kasi yung word na cleansing, pag mga bodybuilder sa bodybuilding world or sa bodybuilding industry, yung cleansing, alam mo na yan, no? Tama ba? Na parang yan yung time na magsa-cycle off ka, maglilinis ka ng diet mo, aayusin mo, bibigyan mo ng rest yung katawan mo sa steroids, mag-hydrate ka ulit. No? Basically, papahingahan mo yung katawan mo, yung internal organs mo, no, sa mga tinake mo nung competition. Sa medical field, sa medical world, or minsan sa nutritionist, dietitian din na world, pwedeng iba rin yung cleansing nila na meaning. No? Na, katulad nun, yun yung ibig sabihin ng doktor ni Coach Junji na cleansing, ayusin mo yung diet mo, no, gandahan mo yung lifestyle mo lalo, time to recover, no, matulog, kasi nakakatulong yan talaga sa kidneys nyo. Guys, may mga pag-aaral na pagkulang ang tulog, ha, yung kidney function bumababa. Yung mga nagpupuyat dyan, kakadota. Ay, hindi na pala dota. ML, okay? Ah, yun. High fiber diet, maraming veggies. Lilesen mo talaga. Yung sinabi nga nung doktor ni Coach Junji, babaan mo yung protein mo. Kailangan ibaba ni Coach Junji yung red meat niya, yung intake niya ng meat. Or, pinabababaan ng doktor niya yung protein niya to give time for his kidneys to recover. Ito yung conclusion ko. Hindi tayo palaging sure, katulad ng sinabi ko, kung anong nangyayari sa isang athlete, no? Kung ano yung katawan niya, no? Kasi pwedeng mas mahina talaga yung kidneys niya. Hindi natin alam kung ano yung nangyayari behind the camera. Okay, behind yung YouTube nga. So, huwag na lang tayo mag-conclude muna, no? Kausapin na lang natin yung tao, bakit kaya bro, ano ba nangyari, may maitutulong ba ako sa'yo, pag-usapan natin yan, i-podcast natin yan. Wow! So guys, gusto kong magkaroon kami ng podcast nitong dalawang coaches na to, eh, no? So kaya ayaw ko ng ganyang misunderstanding, gusto ko lab-lab lang tayo lahat. Nice. No, pag-usapan natin lahat, pwede naman pag-usapan, huwag na natin i-YouTube kasi, huwag na natin gawa ng video, kasi pag gumagawa tayo nito, lalong nagkakaroon ng misunderstanding. Ang may kasalanan niyan yung word na cleansing kasi. Sa tingin ko lang, no, kasi magkaiba nga, no, yung both sides. Respeto lang tayo sa isa't isa, mapa sa aming mga natural and mapa sa mga naka-enhance na mga athlete. No, peace lang tayo. No, respeto sa decision nila, respeto rin sa decision namin. No, magkaisa lang tayo kasi konti nga lang tayo, guys, eh. Konti lang tayo ng mga YouTuber sa fitness, eh, hindi ko sure pala. Pero maganda, 'di ba? Minsan magkaroon tayo ng isang malakihang collab lang. 'Di ba? Para masaya. Okay? So guys, kita-kita na lang tayo sa next video and lagi kayong mag-ingat kung nasan man kayo. Always wear your mask and always drink your protein. Bye.